Yan, okay. So, bumili tayo ng alcohol tester. Ito siya. Yan. Yan. Kasi gusto kong malaman, sa last time na nag-top speed tayo, ito kasi yung gamit nating methanol. Ngayon, ang gusto kong malaman kung ilan ang alcohol content nung mixing natin. Ilan ang ratio ng tubig, ilan din ang ratio ng methanol. Ngayon, para masukat natin yan, meron tayong alcohol tester na binili. Tapos, meron din tayo dito ang ethyl alcohol na merong 70% solution. Ngayon, testingin natin ito kung totoo bang 70% solution siya gamit itong alcohol tester bago natin siya gamitin. Okay. Yan. Paano ba ito gumana? Boss, ginagamit to, ang tawag dito boss ay hydrometer. Pinapasok lang to dito sa graduated cylinder. Pagpasok sa graduated cylinder, iikot lang siya para makuha yung tamang reading ng fluid, which is ethyl alcohol. Ang pag-read nito, boss, meron upper meniscus and lower meniscus. Okay. Binabasa ang reading ng mga clear liquids sa lower meniscus. So, ibig sabihin, halimbawa, ito yung tubig, may nakaganyan siya sa cylinder, sa graduated cylinder. Yung pinakamababang part niya, dun siya nabasa. Tama, boss. So, tingnan natin. So, anong ano niya? Nasaan reading niya? Ulit. Ganun ba yun? Iniikot? Oo, boss, iniikot siya. Ayun, oh. Nasaan siya? 70 nga. Alibos ang reading niya nasa around 72. Tingnan natin. Ilan siya? Yan, 72%. So, hindi ito 70%. Hindi siya 70%. 72% itong ethyl alcohol na to. Ito. So, 72%. Yan, kung ano yung pinakamababa niya, dun siya i-re-reading. Yan, okay. So, sunod natin gagawin is basahin na natin kung ilan to. Ito, ilan yung ating methanol na ginamit last time. So, ibalik natin to dito sa lalagyan. Linisan natin yan. Siyempre, may alcohol pa yan. Baka ma-reading pa natin kung ilan. Para at least malaman natin kung ilan talaga yung ano. Okay, so linisan natin ito. Tanggalin natin itong excess na alcohol. Okay. So, ito naman ang ilagay natin. Itong ginamit nating methanol before. Ito ay mixing ng methanol at saka tubig. Okay. Okay na yan. Tapos, lagay natin to. Ilang percent kaya? Uy, mas maano siya. 50%! Totoo ba yan? Kailangan natin siyang ikutin. Bali, boss, kaya naging 50% yan. Based dun sa nasabi mo, boss, na yung methanol natin, meron siyang halong tubig. May halong tubig. Which is bumababa yung percentage ng alcohol content dahil sa tubig. So, ibig sabihin, ito kasi is mixing of 50% alcohol at saka at the same time 50% tubig. Ulit, try natin. Putin natin. Iniikot to, di ba? Oo, boss. Tapos hanggang sa tumigil siya, yun yung alcohol content niya.
Ayan. Nasa 50% yung kanyang alcohol content. Ayan, 50%. Okay, so 50% ang mixing natin ratio ng ating alcohol, 50-50. Ayan. And para mas lumakas siya, dapat, supposed to be, akala natin ang umpisa is mas mataas ang ratio ng methanol kaysa sa tubig. Hindi pala. Dapat pala mas mataas ang tubig kaysa sa ratio ng methanol. It's either 10% lang ang methanol kasi ang methanol ang nagbibigay ng cooling effect. Tapos yung pinaka-steam na nanggagaling dun sa ating tubig, siya yung nagbibigay ng additional power at additional torque sa ating motor. Additional horsepower, I mean. Yan. So, ang mixing natin gagamitin sa susunod is hindi na siya magiging 50-50. Ang gagawin natin is either 30% methanol, 70% na tubig. Pwede rin namang mas mababa hanggang 20% na methanol. The rest is tubig na. Ayan. So, kailangan natin itong palitan. Tapos, unti-unti natin idadino kung ilang percent ng alcohol yung pinakamalakas niya para makuha natin yung right blend ng ating methanol. Okay, so ito, sana meron kayong kaalamang nakuha dito sa aming konting eksperimento, dito sa konting alcohol test natin. And ayun, sana malinawang kayo. Alright, so ito, hanggang dito lang po muna ulit, and goodbye, bye-bye.